Good morning mga kapaps, nandiyan tayo ngayon para dumating ating delivery from Lazada at nagkakabit natin yung ating bagong stator. Dalagin po natin yung ating stator para sa ating TMX Alpha 125 kasi nag-cost kasi yung ating starter pag nag-iinit na siya, hindi na siya gumagana. Kaya nahihirapan tayo mag-start sa Kickstarter hanggang sa pag talagang totally mainit, wala na talaga, ayaw na siyang umandar. Hintayin pa natin siya lumamig. Kaya ngayon, kabin natin itong binili natin Apido stator coil. Tignan natin kung parehas yung wiring. Yun, no, burger. Yung bagong stator. Check natin yung kanyang kulay ng wiring niya kung parehas lang. Ayan, mayroon siyang 5-pin. Parehas lang yung kanyang kulay. Yung para sa orange, yung sa yellow, and grounding, saka yung accessories wire. And positive. Okay, almost the same lang din naman, parehas na parehas siya. Kaya iba lang siya ng tatak ng Apido. Tutupukan natin i-try itong Apido. Apido. Ayan, baka naman Apido. Tara, samahan niyo ako at ikabit natin yung ating, baklasin muna natin yung ating stator coil sa ating motor. Tara, let's go! Start tayo dito ngayon. Tanggalin natin yung mga tornilyo niya. Nasa nakakabit yung starter coil natin. Ayan, umpisa natin dito sa ating push start stator motor. Yan, separate lang natin yung mga tornilyo natin kung saan siya nakakabit. At kung para matandaan natin, para hindi ang purpose kasi nito is para hindi masira yung kanyang thread, yung original na forma ng thread niya. Okay, then susunod natin yung mga screw nitong cover. Kung kaya niyong gawin ng numbering at or numbering ng bawat tornilyo. Meron itong 7 bolt. Hexa bolt. Much better kung pagsusunod-sunod rin natin ito para ang purpose din uli nito is yung kanyang thread at saka yung haba ng bolt natin. Yung mga screw. Yan. Ilagay ko lang sa isang tabi. Pagsusunod-sunod rin ko na lang, hindi ko na lalagyan ng numbering. Iba, ang ginagawa nila is ginagawa ng numbering para hindi sila malito. Lalo na kung hindi kayo yung mekaniko or kayo yung gagawa mismo or DIY. Okay, susunod natin tatanggalin is itong cover ng chain. Para makuha natin yung wiring nito. Itong stator coil kasi meron siyang lock na nakaharang dyan para hindi sumasabit dun sa kanyang kadena.
Kaya makikita nyo yung tornilyo dyan, ayan, meron siyang tornilyo dyan, ayan. Lugan lang natin para matanggal natin yung wire. Wire ng stator coil. Okay, kung meron kayong rubber hammer, pwede nyo siyang gamitin. Ang gagamitin ko itong screw. Medyo malambot yung kanyang handle. Tapukin ko lang konti para gumalaw. At tanggal natin yung cover nitong post-start stator motor. Kasi meron diyang isang tornilyo na nakakabit para dun sa cover ng stator coil. And dito makikita nyo itong gear. Meron siyang marking para pag kinabit nyo mamaya, hindi kayo mahirapan sa pagsalpak. Ito na itong marking na to. Papasok nyo dun sa may sa loob ng markings. Ayan, nakita yung tornilyo na yan. Yan yung isa pang tornilyo na nakatago dyan sa stator motor natin. Okay, tanggalin natin. And next is, hugutin na natin yung kanyang connector. Tanggalin mo natin yung cover ng battery. Meron siyang limang wire dyan, limang pin. Hugutin natin yung connection niya. I-check natin yung color nito, ng color coding, kung hindi naglalayo, kung tugma dun sa kanyang color coding wiring. Okay, tama naman siya. Okay, gamit ng inyong rubber hammer. Tutukan nyo ng konti lang ito para lumuwag yung kanyang kapit ng cover natin at matanggal natin siya. Tandaan lang para hindi mabasag, ano? And hilayin natin siya unti-unti. Yan, nahugod na nga natin. Ano? Mapapansin nyo rito yung kanyang winding. Sobrang itim na. Yan, sunog na nga. Kaya pagka nag-iinit na siya, wala na. Ayaw na talaga siya mag-start. Ito yung primary winding niya at saka yung mga winding niya para sa iba. Okay. Ang papalitan natin dito is yung buong stator coil. Kasama yung pulser. Meron siyang tatlong allen bolt dyan at saka dalawang allen bolt dun sa pulser natin. Yung pinaka part na tatanggalin natin dito. Sana matanggal natin ng maayos. Okay, simulan na natin pagtanggal. Ano? One day later. Good morning guys. Nandito tayo. No? Hindi ko kinayang tanggalin yung ating allen. Yung allen screw niya dito. Hindi ko siya natanggal kaya pinatanggal natin sa mekaniko. Ang ginawa nila, hindi rin natanggal. Gumawa sila ng winweldingan yung tornilyo at kinabitan ng allen hexa bolt. Exabolt para ma-extend at magkaroon ng force na matanggal yung tornilyo na to. Ang galing na. Inaiwan nilang diskarte kasi napudpud na rin talaga yung kanyang allen screw. Kasi bumilog na kaya dinugtungan ng hexa bolt. Okay. Yan, naikabit ko na rin yung ating bagong coil. Kakabit na natin yan. Kaya tara, kabit na natin.
color coding na, pares mo din na, tatanggapin natin, pares mo siya ng color coding. Ayan, let's go. Papa! Let's go! Let's go! Papa! Itong brown, kalimang dito sa brown. Ayan, iba na yung cover niya, no? Naging transparent na yung cover. Okay, yellow. Natin yung yellow. Yan yung pink, sara orange. Okay, then yung green, sa green. Yan yung blue sa blue. Okay. Yan, medyo mahaba yung wire niya. Pagkita natin yung kanyang mga tornilyo. Ito yung tornilyo niya sa loob. Ayan. Yan yung kanyang starter gear, dito natin. Meron siyang marking dito, so pwede natin yung marking. Pwede natin siya tanggalin para mas hindi kayo mahirapan. Pwede natin ito, marking niya. Pwede natin dito sa pinaka-mark niya. So lang natin siya. And kapayin natin yung kanyang gear, saan siya papasok. Yan, kaya nakalubog siya. Yan, tsaka natin salpok ngayon yung cover. Ay, ito dito. Yan yung washer. Yung washer niya. Maliit na washer. Yan, salpok natin yung cover. Kailangan na nakatapat yung ano para hindi masikip yung screw. Nararamdaman nyo kasi pagka hindi siya nakatapat. Kaya dapat nakatapat yung butas na. Ayan, sakto. Nanambot na siya. Kasi baka pupinir siya natin, magkakaroon siya ng lost thread. Kailangan sakto yung butas. Okay. Bago natin ikabit siguro yung cover. Yung cover ng cadena. Testing muna natin. Then yung numbering ng screw natin, ito. Yan, sulit-sulit dyan. Para doon sa, para dito simula 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 7. Sulit-sulit siya. Yan, once nakabit na natin yung mga tornilyo, pag inigpitan natin siya, dapat wag yung sunod-sunod. Kailangan alternate siya para ma-pit natin yung lapat ng kanyang seal. Yan, ganyan. Salit-salit hanggang sa ma-pit natin yung kanyang lock. Para wala siyang tagas. Pantay na pantay.
Okay, natapos na tayo. Moment of truth. Try na natin i-start kung mag-start ang ating motor ng ating bagong coil. Subukan natin, guys. Susi. Ay, susi. Susi natin. Moment of truth. Tignan natin kung okay siya. Yun! Mag-click. Mag-click na siya, guys. Maandar na. Okay na, guys. Ayan. Mag-click na siya. Nakabit na natin yung ating staple coil. Apido. 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 Baka naman. Apido. Ayan aking chikiting. Ayan. Ang naging lesson natin dito ngayon sa ating pagtanggal ng stator coil is yung sa screw. Stuck siya. Sobrang hipit. Sobrang hipit ng kanyang screw. Natanggal. Ayun, nasugatan pa tayo. Ang ginawa, tinugtungan yung kanyang old screw para matanggal na ng mekaniko. Dinala natin sa mekaniko. At hindi na kaya ng ating powers. Ayan, yun lang. Nagbayad na tayo ng 50 pesos kay punta tayo kay Ryan Motor Works doon sa bagong bahay. Ayan. Apido, baka naman. Ayun, nalaman natin kung gaano tatagal itong ating stator coil na kinabit compared dun sa genuine. Genuine kasi tumagal dyan mga 3 years. 3 years, ayan, ngayon lang natin siya pinalitan na araw-araw ginagamit yung ating motor. Ayan. Nalaman natin yung performance ng ating bagong stator coil na Apido. Good. Yan, thank you so much sa panonood ng ating medyo natagalan dahil sa pagtatagal ng screw. Hirapan si Pabaleo. Shoutout sa ating mga kasama niyo sa Sabtoda, ating mga katoda, saka sa ating kapiheros. Shoutout din sa mga ating mga followers sa Facebook. And sa YouTube subscriber. Maraming salamat. And subscribe. Don't forget to subscribe at yung ating channel dito sa baba. Click na lang po yung button dyan. Yung button dyan. Subscribe na lang po natin. Maraming salamat. At ito lang yung ating sumunod na tutorial. Meron pa tayong isa pa tutorial. Yung pagkakabit ng pagkatanggal ng bushing ng ating bracket. Next video natin. Abangan nyo yan. Pali tayo ng boost. Thank you so much and God bless you all. Don't forget to follow, like, and share, and subscribe also this channel. Panorin nyo ating mga reels dyan, ang ating mga short videos, comedy, funny videos. Thank you so much and bye-bye. Peace, Papaleo. Signing out.